Ipapakita ko sa inyo kung paano namin tinatapon yung basura dito sa Japan. Let's go! Prepare ko na yung lahat ng basura. Magtatapon na tayo doon sa pinakamalapit na tapunan. Thank you.
sa burnable garbage, ganito yung ginagawa ko. Itong mga tirang food, may lalagyan siyang ganito. Nilalagyan ko siya ng net. And nabili ko to sa Daiso. Pag pumunta kayo sa Daiso, maraming ganito. Maraming klase rin siya. Merong malalim. Meron rin yung mga para rin sa mga mababaw na drain. Pero ako, malalim yung ginagamit ko. Tapos ayan, bumili rin ako nito. Sa Daiso ko rin to nabili. Itong plastic naman na to, available to kahit saan. Sa grocery store, sa drug store. Sa Daiso may ganito rin. Pero ako nabili ko to sa grocery store. Kaya kuha ka lang ng isang plastic. Tapos kukunin mo to. And ito yung mga tirang pagkain. Ilagay mo siya sa loob at tatalian mo. Ang magandang may ganito ka kasi hindi mo na kailangang patuyuin yung mga pagkain na tira-tira. Nagsasarili na lang siyang mag-drain and diretso mo na lang sa plastic. And itatapon mo lang siya sa basura. Yan. Tapos itong plastic naman na to, pag napuno na siya, ito yung nilalagay ko dun sa burnable na plastic bag. Tapos itatapon na. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ko itatapon yung mga burnable garbage. Check the mic and make sure it sound right, boys. Yan yung mga burnable. And nilagay ko siya dun sa plastic na pinakita ko sa inyo kanina. Tapos, yan yung mga pwedeng itapon sa loob nung bag na yon. Pwede mga CD, mga damit, sapatos, mga shell. Tapos may measurement pa siya, yan o. 40 centimeters lang or smaller. Pwede yung mga bag. Ayan. Yung mga ulam. Yung mga ulam, yung mga oil, tapos yung mga figs, yung mga kahoy. Ayan. Pero kailangan mo siyang paliitin. Tapos yung diaper, pero kailangan mong alisin yung tae. And then yung mga tira-tirang pagkain. Diyan siya lahat nakalagay. Logo sa bawat packaging na binibili nyo. Yan yung tinapon namin kanina. Ito naman yung mga paper packaging and container. Tapos yung mga PET bottle. Tinapon natin yan kanina. Diba, sobrang matrabaho kapag nagtapon ng basura dito sa Japan. Kaya nga, ang ginagawa na lang namin is, mas magandang bumili ka na lang ng mga, yung mga maramihan para hindi na masyadong maraming basura. Kasi yung pagtapon talaga dito, may schedule, tapos maraming rules na dapat i-follow, like yung measurements, yung sukat, tapos kailangan mo pa siyang i-fold. Kailangan mong linisan yung basura mo, yung mga bote, alisan mo siya ng mga balot. Kasi kung hindi, pag may nakakita sa'yo, sisitahin ka nila or ang nangyayari, ibinabalik nila yung basura sa'yo. Kasi hindi talaga nila kinukuha yung basura kapag mali yung mga nilagay mo. And dati, namumroblema ho kasi hindi talaga kinukuha yung basurang tinapon ko dahil bago lang ako dito sa Japan and hindi pa ako familiar ng tamang pagtapon. Tapos nagtataka ako, sabi ko, bakit hindi kinukuha yung basura natin? Eh, halatang-halatang basura natin yun kasi mga Pinoy foods yung mga packaging na nandoon. Tapos ang turo sa akin ng asawa ko, pag-aralan ko raw yung tamang pagtapon ng basura, kaya yun yung ginawa ko. So ang advice ko sa inyo, kung bago lang kayo dito sa Japan, pag-aralan niyo yung rules sa lugar nyo. Iba't ibang lugar, iba't iba yung mga rules and regulations nila sa pagtapon ng basura. Pero almost the same naman. Pero itong video na to is yung sa part ko dito sa lugar namin. Tumira naman kami dati sa ibang lugar. Pareho naman yung mga pagtapon ng basura, ng mga sabote, tray, mga plastic. Pero yung mga schedule is iba-iba, kaya
kailangan pag-aralan nyo. Puntahan niyo yung website ng lugar nyo. Merong mga instructions para sa mga foreign residents. And yung gamitin nyo na lang yung browser na Google Chrome kasi meron doon na ino-auto-translate nila yung mga nakalagay sa website. Kaya yun yung ginagawa ko. Tapos, importante na familiar ka sa lugar nyo kasi ganyan talaga dito. Kaya nga ako, maganda yung ganitong sistema kasi wala kang makikitang basura sa labas and yung mga tao maayos rin sila. Pero, kakapagod. Pero yun yung maganda eh, disiplinado. Ayun lang naman. That's it for this video. I'll end this here and kung hindi ka pa nakasubscribe at nagustuhan mo tong video na to, you may subscribe to my channel. Hit the like button and I'll see you on my next video. Bye!